Yo, what's up guys? Good morning! Papa John here. Welcome po sa ating vlog. So, alas 6 na po ng umaga ngayon. And kakatapos na po ng laro ng OG. So, qualified na po sila for the TI-10. Yeah, OG style. Ayan. So, ngayon is... mag-vlog po tayo tungkol po sa My DEFI PET. And bakit ko nasabi na mas maganda na maglaro kayo ng My DEFI PET as early as possible, no? Yan. So, one particular reason is dahil starting pa lang yung laro and beta stage pa sa, so, masasabi natin yung first mover advantage. Ano dyan? So, yung mas maganda yung mga nauna, no? So, tulad ng Axie, yung mga mas naunang naglaro ng Axie noon is wala na. Limpak-limpak na yung mga kinikita nila ngayon, no? And sa My DEFI PET po, ganun din yung parang natikita kong magiging mangyari, no? Projection niya in the near future, no? So, yung My DEFI PET po, yan po yung larong iyan. So, sorry po, hindi ko po siya ma-screen recording kasi medyo mahina po yung laptop na ito, no? Hindi niya po kaya or maglalag po siya pag mag-screen recording po ako. Yan, so... ganito na lang muna yung screen recording natin. Manual na screen recording muna. So, yan po yung My DEFI PET. Parang ganyan lang siya. So, collect ka lang ng mga... ito. Ito yung parang feed. Pang feed niya. Yan. And then, ito yung mga pets. Yan po yung mga example ng pets. Yan. Yan. So currently... paano ka magkaroon ng pet is dapat kang magkaroon ng DPET token and dito mo siya i-incubate. So mag-incubator ka and then each egg cost 3 DPET tokens. Yan, tokens. So pagbibili ka niyan is dapat meron kang DPET tokens na available and then yan, kundit na. So hindi ako makakabag-buy ngayon kasi wala pa akong pang gas fee, no? Kailangan mong magbayad ng gas fee para ikaw ay makabili or makapag-load up sa or makagawa ng transaction. Yan. So bakit ko ba nga nasabi na dapat ngayon kailangan bumili ng My DEFI PET as much as possible, early as possible. So dati po, yesterday lang, yung price ng isang MDP po or DPET is nasa $1 lang po yan, no? One day ago. Tingnan nyo. 24 hours ago, yung price niyan is nasa $1 lang, no? 6 a.m. yesterday. Bigla po siyang nag-spike into $2, no? $2 po siya. Umabot po siya ng pinakamataas na naabot niya is $2.2. So that's a 100% increase po 'yan, no? Bakit ba ganun? Kasi po, yung total circulating supply niya lang ng DPET tokens sa ngayon is nasa 6 million lang yung teka hindi siya ma yan 6 million lang po yung circulating supply niya. So paano ba kinukuha yung $2 na value? So circulating supply divided by or the market cap or market capitalization, ito po yung perang pumapasok sa market sa DPET. So para po siyang stocks, no? Para po siyang more similar siya sa stock market. So 13 million po yung current market capitalization ng My DEFI PET. I-divide mo po yan ng, lagyan na lang natin na 6.5 million yung circulating supply niya ngayon. So that's around $2, no? So $2. So in the next few days or ina-expect ko na dahil trending yung My DEFI PET, so marami na pong maglalaro niyan. So currently by August pa po yung staking and then August pa po makakapagsimula mag-earn ng tokens. So most likely August pa po mag-price up yung circulating supply yan. So most likely bababa po ang presyo niyan. So eh papa dyan,
kung bababa pa ang presyo, bakit bibili ako ngayon? Bakit bibili ako ngayon? Ito po kasi yan. So, there is a big chance na baka yung mga next updates is mawawala na or hindi na manggagaling dito sa incubator yung mga pets na mabibili natin or mabibili nyo or ma-obtain nyo. Baka dito na po siya sa marketplace. Saan ba yun? Dito pala. Dito. Dito na po siya sa marketplace manggagaling yung mga pets na mabibili nyo. Tulad ng sa Axie, di ba? Kailangan mo munang mag-Axie doon sa Axie Infinity, doon kailangan mo munang makabili sa marketplace bago ka pakapaglaro. Yan. So, most likely, ganun din ang mangyayari sa larong ito. Yan. Incubator. Yan po yung egg. So, by that time, no, pag lumabas po yung update na yan, hindi ka na po makakapagbili ng mga pets na tinatawag nating Gen 0. Gen 0 ito. Gen 0 po yan. Gen 0. So, meaning wala pa po siyang, hindi pa po siya na-breed. So, self-born, meaning galing siya sa itlog and zero pa yung breed count niya. Hindi pa siya na-breed. So, yung mga firstborn is talagang medyo mahal po sila, no? Kung yan, so di ko po natapos yung video kanina. And nandito na tayo sa work natin, workplace. So, yan, so yung mga sinasabi ko po is sariling opinion ko lang po, no. There's may chance na mangyari yun and may chance din na hindi mangyari yun. So, as much as possible, no. This is an investment. So, investment involves risk. And then considering na invested rin yan, so may possibility na there will be a loss. But if the investment will work, no, then why not? No, baka ito na yung game changer natin, no, game changer. So tulad ng Axie dati, no, maraming, I know, sa simula ng Axie, maraming hindi nagustuhan yung laro or hindi naintindihan yung gameplay. But once nagkaroon ng mass adoption, doon na nakikita yung inflow ng pera, no. Ngayon, kung mapansin niyo yung Axie, talagang mahal na siya. And what makes NFT games unique is that these pets po is 1:1 po 'yan, no. So there is no two pets alike. So may sariling address po 'yan, yung pet mo sa blockchain, no. May sarili siyang ID. So kaya hindi siya talagang unique yung pet na mayroon ka. Ayan. So, 'yun. Again, investment involves risk, and the more risk, the higher risk you give, or the higher the risk is the higher the reward. And, no, so again, invest only what you can afford to lose. No, so that's it. So mga kapaps, I will be updating you with another video soon once ma-set up natin yung workstation natin doon sa bahay. Yan. So katabi ko po si Eva. Yan, ito po yung study table ko dito sa station. So medyo magulo po siya. Yan. Medyo magulo po siya. So anyway, yan lang po muna mga kapapsi. Ingat po kayong lahat. And Papa John, out. Bye-bye.